Hello mga kabayan. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po malungkot ako ngayon kasi tumawag ako sa Pilipinas. At nakausap ko yung pamilya ko, yung asawa ko, tsaka yung anak ko, yung panganay ko, yung mga anak ko na kausap ko, yung panganay ko. Gusto ko lang i-share sa inyo yung na nararamdaman ko ngayon. Kasi napaluha ako sa nangyari kasi ngayon. Hindi ko rin alam. Kasi ewan ko, paano ko ba sabihin ito? Napaluha lang kasi ako nung siguro bawat OFW nararamdaman itong ganito sa kanilang mga anak. Nung makausap ko yung kasi ganito yun, tumawag ako sa Pilipinas, nakausap ko yung panganay ko, yung asawa ko, tapos yung bunso ko, yung babae. Ayun, nanonood sila ng TV. Yung panganay ko, kinausap ako. Kinumusta ko, anong yan ang meron, kumusta na sila, anong ginagawa nila. Tapos gusto kong makausap yung bunso, yung babae. Ang sakit-sakit lang na, alam niyo yun, ang sakit-sakit lang bilang isang tatay na makita mo kung gusto mong kumustahin yung anak mo. Yung gusto mong kumustahin yung anak mo, kung anong kumusta, anong kung anong ginawa niya sa school, anong balita, anong nararamdaman niya. Pero wala eh. Nakatutok lang siya sa TV. Pero naririnig naman niya ako. Nakatutok lang siya sa TV. Wala lang. Parang wala naririnig. Sabi ko, anak, kumusta? Wala. Hindi niya ako pinapansin. Nakafocus lang siya sa TV. Alam niyo yun, yung pakiramdam na miss niyo sila. Yung yung pangulila mo bilang isang itay, hindi ka makauwi, gusto mo sila makita, gusto mo sila mayakap, tapos hindi ka papapansinin. Di ba ang sakit nun? Pero naiintindihan ko naman kasi hindi ako lumaki sa kanya eh. Nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, nabuntis na si Mrs. noon. So nung pinanganak siya, wala na ako doon sa Pilipinas. So, hindi ko naman siya masisi kasi wala siyang ama na kinalakihan. Lolo niya lang yung nakita niya, lola at saka yung nanay niya. Gusto ko lang i-share yung pakiramdam ng isang OFW na mag-isa. Pagod sa trabaho, stress sa trabaho. Yung bang pangungulila. Ang sakit-sakit noon. Paano ba ito explain? Drama. Ayun, sana gusto ko lang i-share na sa bawat OFW yung nangingibang bansa at sa mga OFW rin na
at sa mga Pilipino na, sa mga kababayan natin na gustong mag mga ibang bansa, sinasabi ko po sa inyo, hindi simple, hindi sinasabi ko po sa inyo, hindi madali itong iwan ang iyong mga pamilya, mag-isa ka dito, hindi mo kakilala yung mga pinagsisilbihan mo, wala silang pakialam sa iyo. Ni hindi man nila tanong, kahit itanong man lang yung kumain ka na, kumusta ka, anong pakiramdam mo, yung mga yeah, mahirap po na iwan ang iyong pamilya. Kung pwede nga lang po idaling ko dito yung pamilya ko, gagawin ko, pero bawal. Bawal po dito. Hindi po allowed dito sa Israel ang may pamilya na OFW. Pag Pilipino ka dito, kapag nagtatrabaho ka lang dito pag nagtatrabaho ka bilang isang, kapag OFW ka dito sa Israel, mahirap magdala, hindi pwede mag-ano ng pamilya dito magdala. Kaya, yun po, gusto ko lamang pong i-share yung nararamdaman ko kasi hindi po simple talaga yung panahon na nilalagi mo dito sa ibang bansa. Ay yun yung pera na ipinambabayad nila sa'yo. Imbes na nandun kayo, inaalagaan mo yung mga anak mo, kasama mo yung anak mo, eh dito iba yung pinagsisilbihan mo, wala pang pakialam sa'yo. Tapos sisigawan ka pa, di ba? Pinagmumukha kang tanga. Ang daming factors na nakaka-affect sa'yo. Bigla lang po ako na ano sa nangyari kanina. Asensya na po kayo. Bigla lang ako na breakdown. Alam niyo yun, yung sabik na sabik ka sa anak mo. Ay. Pero okay lang yun. Naintindihan ko naman kasi ganun din ako sa aking father. For 16 years, trabaho siya dito na wala kami sa kanya. Mahirap. Kaya ngayon ko po naiintindihan lahat ng mga sakripisyong binigay sa amin, ginawa ng aking itay sa amin. Lahat ng sakripisyo na ginawa ng father ko sa amin, sa aming pamilya. Kaya sa mga kapatid ko pong OFW, tiyagaan na lang po. Kaya po natin ito, mga kapatid. Kaya po natin ito, mga kabayan. Kapit lang. Ito lang ang mahirap. Wala kang magagawa. Sa Pilipinas, hindi mo kikitain itong kinikita mo dito sa ibang bansa. Sa Pilipinas. Bawse. Kala ko madali lang itong pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Hindi pala. Lalo na pag pinagsama-sama nyo ng lahat ng problema. Problema sa sarili mo. Problema sa pinansyal. Tapos, yung pangungulila mo. Yung pagod mo sa trabaho. Yung lahat na. Nagsama-sama. Talagang hindi talaga simple yon. Hindi talaga madali. Hindi talaga madali yon. Yun bang pakiramdam mo eh, nasasayangan ka sa bawat araw na sana kasama mo sila, sana kasama mo silang natuturo, sana natuturuan mo sila sa mga assignment nila, nagagabayan mo. Kaya sa lahat po ng OFW, pagigihan pa po natin, magtiyaga pa po tayo at kaya po natin yan, mga kababayan. Konting tiis pa at konting dasal pa ng marami sa Diyos na sana malampasan po natin itong mga
mga pagsubok sa ating buhay. Isipin na lang po natin yung positive side. Maging optimistic po tayo sa ating mga sarili at darating din ang araw at magkakasama-sama tayo. Makakasama natin ang ating mga pamilya. Pero ewan ko, kailan pa? Pag matanda na ba ako, dun na ako mag-for good. At dun ko palang makakasama ang aking mga anak. Kapag, lalo na kapag pagdating ko sa Pilipinas, may pamilya na ba sila? Kailan kaya? Kayo po, tatanungin ko, kabayan, ano po yung mga hinanakit o pagsubok o ano man nangyari sa inyong buhay as a OFW? Paki-comment na lang po sa baba at mababasa ko po yun, sigurado lahat. At yun lang po, mga kababayan, gusto ko lang pong i-share ang nangyari ngayon sa akin at sa nararamdaman ko sa aking sitwasyon dito bilang isang OFW. At sana po ay nakapulutan nyo po ng aral. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, palike na lang po at pasubscribe. At hit nyo na rin po ang notification bell para next time na mag-upload ako ay updated kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat po, mga kababayan. At mabuhay po tayo, mga OFW, sa buong mundo. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po natin pababayaan ang ating sarili. Maraming salamat po. God bless.